Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Ngayon po ay muli tayong maglilingkod na pambayan at nagagalak ang inyong lingkod sapagkat unang araw ng programa ng aking pinagmamalaki na isa sa mga mai-babandila nating ka-OFW na mawiwikan natin sa kanyang puso ay walang paglubay ang pagtulong sa kapwa lalo-lalo na sa ating mga ka-OFW. Pero bago tayo magtungo sa kanyang programa, this is her first presentation, mga ka-Pilipino, sa programang ang pamagat ay OFW, Babaeng Palos, sa katauhan ni Princess Aaliyah Qasem. Pero bago tayo magtungo roon, nais ko munang kumustahin kayong lahat. Nitong weekend ay napakarami ang mga naging bisita ng inyong lingkod. Marami ang pinuntahang mga pagpupulong ng inyong lingkod sa campaign ng ating hulahok, invention, recipe at iba pa. Sapagkat the more na marami ang magmamayari ng naturang aklat ng inyong lingkod ay the more number of the owner ng nano wind energy system. At ito ay marami ang kaigandang mga feedback na natatanggap ng inyong lingkod dito po sa Los Angeles, California, United States of America. Dito pa lamang mga ka-Pilipino ay napakarami na ang sumusuporta. Kaya tinitiyak ng inyong lingkod na hindi magtatapos. Ang taong ito ay maititindig natin ang unang pabrika na pag-aari ng mga OFWs. Pero mga iba pang detalye niyan, malalaman po ninyo sa mga susunod pa nating pagtatanghal. Pero nais ko ngayon, mula sa ating kinaroroonan sa Los Angeles, California, United States of America, ang ating studio rito, ay dadalhin ko kayo sa Kuwait, mga ka-Pilipino, kung saan nyo matatagpuan ang OFW Babaeng Palos. At ngayon, makikita ninyong aktual ang kanyang kagandahan at the same time, kung paano nyo mararamdaman ang kanyang puspusan na pagtulong sa kapwa, lalo-lalo sa mga ka-OFW. Ladies and gentlemen, mga ka-OFW, narito ang OFW Babaeng Palos mula sa Kuwait. Wala iba kundi si Princess Aaliyah Qasem. Aaliyah, batiin mo ang ating mga taga-manood. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang tanghali sa Los Angeles. Happy New Year po sa inyong lahat. Wow! Noong nakaraang presentation natin, ay hindi nyo nakikita ng personal ang ating si Babaeng Palos. Ngayon nakikita ninyo mga ka-Pilipino. Ayan! Katulad na ay pinangako sa inyo na bagamat medyo may kalabuan ang bahagya, ay ginawa namin ang paraan para makita ninyo ng live. At yung mga nagre-reklamo kanina na hindi pa rin nakikita, ay nakikita nyo na. So, nice kung minsan pa ay ipakilala ng lubusan ang buong katauhan ng ating Babaeng Palos sa kanyang tunay na pangalang Princess Aaliyah Qasem. Saan ka galing sa Pilipinas, Aaliyah? Nako, kailangan ko pumalakay sa ating mga fans, diba? Lalong-lalo na sa inyo. Sa TV. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Princess Aaliyah Qasem from Marawi City. Ako po ay isang 100% pure Marano po. So, dati po akong isang OFW ng Saudi Arabia. So, yan po ang aabangan ninyo ngayong gabi. At ako isang single mother din po. Hiwalay sa asawa. So, ngayon, 6 pa rin po. Back to you, Tumani. Nasaan ang iyong... ito ay para at least malaman nila ang buong katotohanan na ikaw ay mawiwikan nating isang ulirang Pilipina. Malakas ang loob, matatag, at may sariling prinsipyo at disposisyon. Ilang taon ang iyong anak?
5 years na po. Nasaan ngayon siya? Nasa ano po, sa ex-husband ko po. Okay. Ngayon ay nabanggit mo na galing ka sa Saudi Arabia at ikaw ay napunta sa Kuwait. Ilang taon ka na as OFW, pagsamahin natin ang Saudi Arabia at sa Kuwait? Ilang taon na? This 2013 po, magano na lang, magpo 4 years na po. Actually po, nung iwan ko po yung anak ko, maliit pa po, mga 2 months pa lang, until now, hindi ko pa po nakikita yung anak ko. O, lalaki, babae? Babae po. Anong pangalan? Janisa Kasem. Janisa Kasem. Nakita ninyo mga ka-Pilipino ang katatagan ng pagsagot ng isang mawiwika nating isang tunay na Pilipina. Malakas ng loob, matatag, may sariling prinsipyo at may disposisyon. Sa Saudi Arabia, ay binanggit mo na una ka napunta sa Saudi Arabia bago napunta sa Kuwait, right? Ako, yan po ang natin ngayon, talakay natin ngayon. Di po ba? Yeah, that's right. So, pakikwento mo sa amin kung ano ang iyong buong kasaysayan ng iyong pagiging OFW. Simulan mo sa kung paano ka napunta at kung paano paraan. Ano man naging nakaranasan mo? Go ahead. So, bago po tayo punta sa talakayan na yan, bago po ako naging OFW, bibigyan ko po kayo ng konting istorya ng buhay ko po. Para po makilala ninyo kung paano ako naging isang matulungin OFW sa mga kapwa ko. So, ako po ay isang businesswoman sa vendors po, nag-vendors po ako. Mag-isa lang po ako nung iwan ko yung anak ko bago ako maging OFW. Actually po, nung 2009, hindi ko alam po na wala po sa utak ko ang mag-abroad. So, naisip po, nakita ko yung recruiter ko po. Sabi niya sa akin, bakit hindi mo subukan? Subukan, sabi niya, mag-abroad. Sabi niya. So, sabi ko, okay. Sabi ko kasi hindi rin lumalago yung negosyo ko dahil po sa tulong din. Ever since po, lahat ng nakikita ko, yung pag may nakikita po akong walang bahay, binigyan ko ng pera, makapag-rent lang ng bahay. So, pwede rin po yan mapatunayan ng lahat. Opo. So, nagbigay ako ng yung mga walang paninda, binigyan ko po ng pera ng, para makasimula ng kahit konti. So, saan yung kwanta? Teka muna. Saan yung negosyo mo noon sa Pilipinas? Nasaan? Sa Quezon City po. Sa Quezon City. Nipa Q-Mart po. Sa Nipa Q-Mart. That was 2009. Yes, bago po ako mag-abroad. Okay. Ipagpatuloy. So, that time na sabi ko, hindi yata, wala yata, mauubos yan lang yung pera ko dito. So, paano pa ako makatulong sa pamilya ko at saka yung kinabukasan ng anak ko. So, yung pangarap ko po na kasi alam kong hindi lalaw yung negosyo ko dahil patulong din ko. May nakikita po kasi ako, parang na ano yung puso ko, hindi ko talaga bigyan. Pag may hindi sa akin, talagang gusto mong bigyan. Gusto mong ibigay. Nag-freeze. Mga ka-Pilipino. Anong nangyari? What happened? Oh, nawala yung video. So, ang gagawin natin ay connecta natin ulit mga ka-Pilipino. No? Sandali lamang. As a matter of fact, ay ginagawa po namin ng paraan para lamang makita siya sa video. Pero nagkakaroon tayo ng problema ng koneksyon sa Kuwait. Kaya kukontakin ko muna ulit. Standby kayo dahil balikan ko yun. Okay, sandali ha. Nasaan na ba yung aking Skype? Yan. Okay. Ngayon, ang gagawin ko ay
kukontakin ko ulit siya, mga ka-Pilipino, ano ho? Para sa ganun, ay, may pagpatuloy natin yung pag-uusap. Na wala siya. Ayan, na wala ka sa linya kanina. Hello, Alea? Hello? Oh, nawala ka sa linya kanina. Ngayon, okay na naman. Ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo yung iyong sinimulan na kwento. Ikaw ay, ayon sa pinakahuling sinabi mo, ay hindi ka, naisip mo na hindi ka unlad sapagkat naibibigay mong tulong sa mga negosyante na kapitbahay ng iyong negosyo sa Nepa Q-Mart sa Quezon City. So ipagpatuloy mo na, doon tayo tumigil kanina. Go ahead. Ang hiling ko lang sa iyo ay huwag kang kaanong kumilos. Para sa ganun ay hindi nabubunot yung koneksyon ng iyong computer. Okay, go ahead. Okay po. So, ipagpatuloy na po. So, ganun nga yung nangyari po habang dumating na itong recruiter ko po. Actually, sabi niya may pinabatang-bata pa po ako nun. Hindi pwede kasi 19 years old pa ako nun. Mm-hmm. So, hindi po ako mahihiyang sabihin na nag-abroad ako, not my own name po. It's not my real name. Oh, nag-abroad ka sa hindi mo tunay na pangalan. Opo, dahil may pangarap po, gusto kong matupad po. Oh, okay. Ano pangalang ginamit mo? sige, hindi na. Huwag mo na sagutin yun. Huwag mo na sagutin. Ayoko pong pinta. Okay, go ahead. So, may actually po, kaya gano'n dahil nagkasawa po ako ng 17 years old, kaya ayun, agang na sa anak, nawala sa anak. So, abroad ako noong 2009 po, 19 years old pa po ako noong September. So, para lang kapunta ng abroad, sabi niya, okay, ito, fashion designer ang pupuntahan nyo sa abroad. Ito po yung nangyari. Fashion designer po. So, nung sabi ko, wow, sabi ko, pangarap ko yan na. Isa akong designer din na pangarap ko talaga maging na pala. So, nung pinaprocess na ko lahat yung mga papers ko, lahat po, hawak ko na yung passport ko na hindi ko naman po pangalan. Sabi ko, alam, mabubuhay na ako sa katauhan nitong pangalan na gagawa ko. Hindi na po ako si Alaya Kasim po. So, isa na akong ganito. So, yun po, namuhay ako sa ibang bansa. Ngunit, kasama ang pala, nabiktima rin po ng illegal recruiter po. Oh. Actually, hindi lang napuntahan ko doon ng trabaho. Isa rin po sa bahay po. Po. So, sa ako na destino po, magpunta na po tayo doon sa Germany, doon sa kalakayan natin na kung anong naging buhay ko sa buhay ng Arabia. Bilang okay. So, nung nasa po ako, nasa Saudi Arabia po ako, napakalayo ko noon, boundary ng Amman, Jordan, ng Saudi Arabia. Napakalayo mula ng Riyadh Embassy hanggang sa Al Qurayat po. Nasa desierto po yun. Nasa loob kami ng airport. So, wala akong nakilalang Pilipina kahit isa doon. Wala akong nakilalang kahit isang Pinoy. Ganun po yung nangyari sa akin doon. O naman po, sabi niya, grabe yung five days, bago ako nakuha ng New Year ko, sabi ko, nasaan na yung pag-designan namin? Bakit hindi ako pinatuha? Nung dumating ako doon sa bahay na yun, ang didesignan ko pa pala ay napakalaking mansion kasi manager po pala ng airport ang magiging employer ko. Okay. So, this first time, saka natapa po, ang naging sandata ako po yun, mag-isa lang ako sa isang bahay po. Mm-hmm. Tatlong palapag. So, wala akong choice. Hindi ako makauwi. Walang cellphone, walang roaming, lahat-lahat. In 6 months po, hindi ako nakatawag kahit minsan sa aking pamilya. Ilang buwan?
6 months, 6 na buwan po. 6 na buwan? Inuuna ko po sa inyo, kinukwento ko po hindi dahil sa po, kinukwento ko to para gusto kong maging matatag din yung mga kagaya kong OFW, kung paano ako naging matatag, kung paano kung gano'n ako naging matibay po. Okay, go ahead. So, interesado kami pakinggan. Okay, pagpatuloy. Nangyari po noon, bawat araw po, unang-unang gawa ko po doon sa bahay na yun. Sabi niya, hello, welcome, sabi nung nangyari. Sabi ko, welcome, hello, sabi ko, hindi na, grabe, surang taba. Naku, sabi ko, first time ko makakita ng Arabo sa buong buhay ko, sabi ko. Sabi ko, paano nagkakasya ito sa ano sa pintuan? Sabi ko, so, una-una, hindi ako pinatulog, nadiretso po. Ano, dumating ako alas 12 ng gabi. Saan ako dumiretso sa CR po, pinaginis. Hindi ako naiiyangit, pinto yan. So, kasi I am proud to be one of them, to be one of OF boys na matatag. Okay. So, hanggang sa pinag-release ng flash, yung flash liquid po na ano, hanggang sa namaga po talaga yung kamay po, yung nagdugo na, hindi ako makaganito, sir, money, hindi ako makaganyan. Nagdugo talaga, natutulog ako, nilalagyan ko to ng plastic. Kasi maduduguan yung kumot ko, sabi ko, tsaka winter pa, dumating ako doon, labi ang lamig, hindi ako sanay sa ano, hanggang sa naranasan ko, 10 days, hindi po ako naligo dahil yellow talaga yung doon, iba talaga sa Australia. Okay. Kasi po, ano, ang talaga lang, sabi ko, paano ako, gusto ko na sabi ko umuwi, iyak ako ng iyak hanggang sa bumawa ako ng diary ko, hanggang sa binilang ko yung araw, bawat na dumadaan sa atin. Ine-ex ko yun. Sabi ko, ayan, masaya na. Nabawasan yung oras na pangalagi ko dito. Hanggang sa araw-araw, gano'n yung nangyayari. Hindi ko alam kung ano yung klaseng pagkain nila. So, sa awa ng God ni Allah, bayanan ko na makaabot ako ng 9 months. Sa mga ano yun, na round trip po ang buong Saudi Arabia, halos lahat yan napuntahan ko dahil manager nga rin ng airport, nakakasama ako. So, minsan po na rin pinagtanggang mo, kumakasaya lang, hindi talaga ayoko mabuhay sa labas, ayoko mabuhay po. Siniis ko po na hindi ako makahawak ng sweldo ko ng kahit isa. Hindi ko nahawakan yung sildo ko. Naranasan ko yan. Saka naranasan ko yung murahin ako. Hindi, ikulong ako sa ano, ikulong ako sa kwarto. Kasi na, umiiyak ako, nauwi na dahil ako sanay. Saka mag-isa lang po ako. Hindi kagaya ngayon dito sa Middle East na may mga kasama na yung mga ano. Tapos, nandiyan si Facebook, nandiyan si Kuntoo. So, ngayon po, hindi ko alam kung ano yung Facebook ko. Akong roaming. Kasi ang kala namin, magandang pupuntahan namin yung pag-library direct hotel po. So, ang ano ko lang po nun, kaya napalakas yung loob natin. Anak ko, na sabi ko, gusto kong bigyan ng magandang buhay. Ayaw kong mag-aaral sa akin na ano. Tapos din yung may tumulong sa akin hanggang sa, hindi ko natapos yung 2 years ko, kaya lang, hanggang sa umalis sila, ano, tindis ako nakakulong sa bahay, mag-isa lang ako, wala na akong uwi, wala akong natulong ng lahat, nakakulong yan. Pinagpapakain pa ako ng ano, kasi disyerto nga, may mga alaga pa silang kambing, pinapakain ko yung mga kambing na yan po. Ayan po talaga yung buhay ko doon, naging buhay sa Saudi Arabia. Eh ngayon, gusto ko malaman, dahil sabi mo, hindi mo nahawakan ang iyong sweldo. Oh, nakikita ko ngayon na lumuluha ka. Alam ko 'yon, nararamdaman namin. Sinong tumatanggap ng sweldo mo? Wala, hindi ko natanggap kasi yung usapan na $400 eh na lang 500 riyals na $500 na lang po. Nako, kapag binabalikan mo talaga lumuluha ka dahil isipin mo dumudugo mga kamay mo, kamo
At naku, talaga din naman. Ma'am, eh, nagpapakyut lang, Sir Manny. Isipin ninyo yan, mga kabalabino. Okay, so, may tumulong sa iyo mula doon sa iyong kinaruroonan na una, ipagpatuloy mo. Huwag ka munang humikbe. nakikita ninyo, mga kabalabino, habang ikinukwento niya, nararamdaman namin, Aliyah, ang iyong naranasan. Pero mga kapalipin, nakita ninyo kung anong kanyang ginagawa ngayon. Iniligtas niya, itinatakas niya ang mga nahihirapan, minamaltrato na mga domestic helpers. Dahil yun pala ay higit na hirap ang kanyang dinanas. Isipin ninyo, nagdudugo ang mga kamay. Pwede mong isalaysay mo bakit nagdudugo yung kamay mo noon? Pinaglilinis po ako ng ano, tapos yung dishwashing po na pinaglilinis po ng pinggan yung plato po ay ilalagyan ng Clorox at saka pinaghahalo yung Clorox at side. Wala po yung liquid na dishwashing, hindi po yung ginagamit. Yung pinagamit po sa akin yung plus, yung liquid po, may chemical. Oh. Yun po. pagka-winter talagang magka-crack ang iyong mga skin. Matapang yung pinaghalong Clorox at liquid na sabon. Wow. Okay, so may tumulong sa iyo para makaalis doon. Paano ang susunod na kwento? Mabait pa rin si God kasi oras na yun na ang layata 2 hours yata wala sa bahay yung naging employer ko. Nagpunta sila sa market, so nakalimutan nilang tanggalan ng baterya yung telepono nila. So tawa niya, update naman ako, moral ko yung number ng itinip ko doon sa Kuwait, dahil ko kayat kasi hindi ako agad-agad, ano, iligtas po. Actually, admit po naman, na-admit din po ako doon ng mga tindi na sa hospital na natila, sa hospital ng tindi. So, nawagan ko, sabi ko, ano ba itong klaseng binigay niyo sa akin? Akala ko ba, sabi ko, designer kami. Akala ko, sabi ko, sa restaurant kami. Akala ko, gathering, sabi ko, mapupuntahan namin. Mag-ano lang kami, mag-organize lang kami ng mga party. So, ano po itong trabaho ko? Bakit ganito po yung binigay niyo sa akin? Sabi ko, Muslim po kayo. Sabi ko, sana po nag-infill kayo sa akin. Sabi niya, kasi walang way na makakapunta kayo dito kung hindi namin itibahin ng trabaho ninyo. Ibigay niyo sa akin, okay lang, sabi ko, tanggapin po itong trabaho ko, nandito na to. So, ibigay niyo sa akin, tama ko sa hood ko. Bay, hindi rin po pala niya alam na hindi tumutupad ng sahod yung, ano, yung naging employer niya kasi may naging katulong din siya nung una na, ano po, kasi type din po yung naging employer ko sa, ano po, sa Magka. So, yung ano po, ang sahod lang doon niya ay 500, so ginaya sa akin, sabi ko, ayoko, hindi ko matatanggap to, sabi ko, so, tinawagan na yung employer ko, sabi nung employer ko, sabi na tumawag kasi bakit sabi niya sa akin na nakakuhaan ng cellphone ng ano, sino sabi niya, may lalaki ka dito, sabi ko, paano ako magkakaroon ng lalaki, sabi ko, kung pound ito, sabi ko, nakakulong ako, sabi ko, saan ako, sabi ko, ano dito, sino ang makikilala ko dito, sabi ko, so, sino kami ang tumulong sa'yo? Saan ka sabi niya nakakuha? So, ang ginawa ko niya, lahat po ng damit ko, inisa-isa, tinigal kung na may cellphone ako doon. Sabi ko, kahit isa-isahin mo yan, wala akong makikita dyan. Oras din yun po. Hindi ako nagtrabaho, tiniis ko 3 araw, hindi ako nakakain, nagkulong ako sa kwarto. Ito sabi ko, ang tatandaan mo, nakatakot ako. Sabi ko sa Pilipinas, sabi ko na mamamatay ako dito, alam nila yung complete ninyo at saka trabaho mo. Ako sabi ko, OFW lang ako, wala akong trabaho, wala akong pamilya. So, ikaw sabi ko, masisira ang pangalan mo, masisira ang dignidad mo.
Alam sa pinalog talaga ako na. So, matatagpa rin po ako, sabi ko, humawak ako ng ano. Sabi ko, sige, kung mapapatay ako, sabi ko, papatayin din kita. So, hindi sila lumapit sa akin. Oo, walang lumapit sa akin hanggang sa yung iba agency na yun. Yung iba agency ko doon sa, ano, Alcuraya, tinawagan niya. Sabi niya, kunin na ito, nababaloy na, papatayin niya kami. So, yun. Hanggang dala, ng gamit ko po, naiwan sa bahay na yun. Wala akong dala kahit isa. Sabi ko, thanks, can't find, sabi ko. So, ako sabi ko, pag nakataya ko, hindi may babalik. So, yung mga gamit na sabi ko, magbibili ko lang yan. Eh, magsasabi ko, so, wala akong pakialam. Hanggang sa napunta ako ulit sa embassy na yun, kasi agency na yun, kasi malayo ang agency, embassy, mga 1,000 plus kilometers away from ang location ko na yun, 1,000 plus, kaya hindi sila perfect. Ako brother sa makapunta ng embassy. So, binita ulit ako. Nag-ano ako doon ng 10 days, nag-stay ako doon sa binitahan sa akin. Ibininta ka ng agency mo? Ibininta ka ng agency mo? Sus Mariosap na agency yan. Okay, go ahead. Hanggang sa hindi ako ulit nagtrabaho. Sabi ko, sige, ibinta mo ako ng ibinta hanggang sa uupo lang ako, sabi ko. Kayo rin ang mapapagod, sabi ko. Hindi niyo ako, sabi ko, matatakot na yun. Hindi niyo ako mapapatay dahil ang contact ninyo, sabi ko, nasa Pilipinas na. Ang lahat, sabi ko, na information ninyo nasa Pilipinas na, sabi ko. Muslim din ko ako, maawa kayo sa akin. So, binalik ulit ako na employer ng bago. Binita ulit ako sa manager na ng hospital po, ng General Hospital. Yan po ang malaking bahay na sa third floor po. Mm-hmm. Hanggang sa, mapuntin ako ng 6 months doon at student. Malisa lang din ako, nililinis ko pa ng bahay, palipat-lipat. So, nakayanan ko po talaga yan, Sir Manny. Talagang lakas loob lang ko kasi nisip ko kung hindi. Tapusin ang 2 taon ako, sabi ko, walang mangyayari, walang tutulong sa akin kasi mag-isa lang ako dito, wala akong kikita. So, sa oras na yan po, nung nandun ako sa kabila, sa doon sa bagong kuya ko na ano, half Jordan, half Saudi Arabia. Sabi sa akin, sabi na sa akin, gusto mo bang umuwi na? Awa na kami sa iyo kasi nakita na nila talaga yung mga pasak talaga sa kamay ko, yung mga ano sa akin. So yun ang ginawa niya hanggang sa nag-collapse talaga ako kasi na-wit na talaga yung katawan ko sa sobrang pagod, sobrang hirap na dinanas ko. Hanggang sa second floor, hindi ko namalayan ito. Totoo po talaga ito, Sir, may mga picture pa sa akin yung doktor ko na sa Alcorayat. Nahulog po ako sa second floor hanggang sa first floor po. Nahulog po ako doon sa sardan kasi na-out of balance ako dahil sa nawalan ako ng lakas ko. Mm-hmm. Hindi ako kumakain. So, yun po, na-admit ako doon sa ano sa hospital ngayon sa Alcorayat po. Yun po, the best na lang sa buhay ko. Oh my so, God. So, itong mahulog sa sardan na yun, doon binigyan ako, naawa sa akin yung doktor na yun, binigyan niya ako ng pera po. Mababait din po na employer po, na alam ko. Hindi po lahat ano, naawa sa akin, binigyan niya ako ng pera pa uwi. Hanap ng tipid kahit ano, 6 months pa lang ako sa kanila. Ito po yung lahat sa akin, nagpa-uwi sa akin. Saka yung embassy po, hanggang yung tumatawag sa akin. Sabi niya, bigla ba bumalik dito? Sabi ko, sinusumpak, sabi ko, ang lugar din. Sabi niya, sinuwing kaya na yung anak na hindi ka sabi niya balik. Sabi ko, para pahirapan ulit, para lukuhin ulit. Sabi niya, dito ako nagtrabaho sa agency. Sabi ko, wala na ako kung pakialam sa inyo. Hanggang sa, hindi po ako nangalan pagsa kasi umuwi na naman ako, walang-wala ako eh. Kasi yung sildo ko nga po, hindi po nga alam kung saan ako lalapit noon. Wala akong alam sa mga ganito ganyan na inalapit. Hindi na siya inalapit sa ano. Hindi po alam yan. Hanggang sa ang nangyari po, yung pera, yung ano po, may binigay sa akin yung doktor na nakunting pera po, nasa 20,000 po. Ginamit po yun sa mga kasi sa puntang Qatar.
So, ganun din, yung napuntahan namin sa Qatar, napuntahan ko doon naman ay parlor. So, kaulod din yung parlor na yon. Hindi nagbibigay, marami kami tumakas kanya. So, 3 months lang kami doon, tumakas na kami. Marami. So, naghanap kami ng trabaho, napunta ako sa isang bahay hanggang sa Martin, nagtakas din ako doon. Hanggang sa na okay. So, ito ngayon, na ito ako sa Kuwait, matatag pa rin. Hinahanap pa rin ng magandang kinabukasan. Nakikipagsapalaran. So, yung naranasan ko ay parang pag nakakarinig ako ng minamagtrato ng inano ng mga mukha. Parang nararamdaman ko rin ko yung mga hindi ko maano. Hindi maalis na utak ko sa isip ko na susunturungan ito. Kasi parang naranasan ko rin. Alam ko yung nararamdaman nila. Kaya, Wow. Mga kabalabino, sana mapanood ng mga namumuno sa ating gobyerno ang ganitong mga kwento ng ating mga OFW. Bakal na lamang na puso ang hindi lalambot at hindi maiugit sa kanilang isipan na dapat kaming mga OFW ang katulad ni Princess Aliyah Qasim ay dapat nilang maunawaan. Kaya ngayon ko naisip na kung bakit ka nagkaroon ng sakit. Kaypala ang iyong tiniis na hirap. Kaypala ang iyong mga naging karanasan na hindi kumakain ng 3 araw. Nagdudugo ang mga kamay sa pagtatrabaho. Pumayat hanggang sa nag-collapse na hospital. Mga kapalipino, isipin ninyo, siya ay 4 na taon nang ganyan pa rin ang kanyang ginagawa. Subalit, nakita ninyo kung paano kanyang pagtulong. Tinatakas niya yung mga minamaltrato. Kaya mga kapalipino, hindi nakapagtataka kung bakit sinasabi ko na siya ay babaeng palos. Sapagkat tignan ninyo ang hirap na kanyang dinanas. Subalit, hindi siya humulagpos, mga kapalipino. Hanggang ngayon, ay naroon pa rin ang tatag ng kanyang kalooban. Sa halip, nasumuko siya at umuwi sa ating bansang Pilipinas sapagkat wala naman siya makontrabaho doon. Sana mga politiko, mga namumuno ng ating bansang Pilipinas. Panahon na para maramdaman ninyo kung ano ang nararamdaman naming 8 milyong Pilipinong inyong pinaalis sa ating bansang Pilipinas na kayo, mga politiko, mga kapalibino, mga ka-OFW, itong mga politikong ito ang lumalasap ng sagana na ng buhay mula sa ating ipinadadalang remittances sa ating bansang Pilipinas. Wow. Ewan kung ano ang nararamdaman ng ating mga politikong yan. Payaman ng payaman, patayo ng mga mansyon, ng mga tahanan, subalit, nararamdaman ba nila ang ating nararamdaman? Ngayon, ako'y nagagalak sapagkat mayroon tayong Utusad at TV para maibulalas sa buong mundo at mapakinggan, mapanood. Mga kabalibino, hindi na ito drama, mga kabalibino. Ito ay tunay na takbo ng buhay namin, mga OFW, na nakalabas sa ating bansang Pilipinas. Ilang milyon kami, mga kapalipino, na nagdaranas ng ganyan. Ilang milyon? 8 milyon, mga kapalipino. So, ako ay nagagalak sa iyong ibinigay na tunay na karanasan. Mga kapalipino, sinasabi na ang lalaki ay matatag, matibay, mahirap, lumuha, mga kapalipino. Kung hindi kayo na antig sa kwentong yan, ewan ko lamang. Halos hindi ako makapagsalita. Nahihiya nga lamang akong sabihin ako umiyak, pero mga kapalipino, hindi natin matigilan yan. Kaya,
hindi ko malaman kung ano ang aking sasabihin dito sa first presentation ng inyong show. Ang aking magagawa ay saluduhan ka. Yayain ko ang buong 8 milyong OFW na ipagkaloob sa iyo ang dalangin na sana yung alam ko na ang iyong karamdaman na develop because of your experiences na iyan. Sipin niyo mga kabilibino, no? Sipin na lamang ninyo magdugo ang inyong mga daliri sa kalilinis. Tingnan ninyo yan. Ha? Para lamang kumita na marangal na salapi. Wow, hindi ko malaman. Okay, so ipagpapatuloy natin bukas. Ayokong magpapatuloy ang pagluha nating dalawa dito. Kaya gusto kong ngumiti tayo, ngiti ng katatagan. Ngiti na ipinagmamalaki na mataas ang ating noo. Na pwedeng maipagmalaki sa ating bansang Pilipinas na kaming mga OFW na kahit anong hirap ay hindi kami sumusuko. Sapagkat kami ang tunay na henerasyon na may pagmamalaki ng ating bansang Pilipinas. Sinasabi ninyo, bayani, yung mga kung ano-ano riyan, pinagsasabi ninyo. Nararamdaman ba ninyo ang nararamdaman namin? Nararamdaman ba ninyo, mga politiko, sinasabi ninyo, mga bagong bayani, ang mga OFW, nararamdaman ba ninyo yung sinasabi ninyo? Yan ang sinasabi ko na dapat ay isipin ninyo, uuwi kami mga OFW. Pahihirapan pa ninyo kami dyan sa airport. Samantalang yung buksingero, mga kapilipino, kung uuwi, mag-isa lang siya. Ha? Mag-isa. Yung sikat na buksingero, uwi sa Pilipinas. Mga kapilipino, puro banner. Holiday pa pagka umuwi. Isang buksingero lamang yan. Ilan milyong kami, mga kapilipino, mga OFW, na ipinaglalaban na kami ang nagbibigay na bintana ng pagkatao nating Pilipino. Kami nasa labas, nakikita nila kami. Ipinagmamalaki namin na kahit anong gawin pang-aapi sa amin, mga kapilipino ng mga OFW, hindi kami sumusuko. Sa halip, pinaglalaban namin ang karangalan ng isang tunay na Pilipino. Pero ano yung mga sinasabi niyong bayani ng lahing Pilipino ngayon? Pag-uwi, nalo o nanalo na buksingero, mga kapilipino, holiday pa riyan sa Pilipinas. Pero kami, kung uuwi kami sa Pilipinas, ano nangyayari? Diyan lamang sa airport, ang pagtingin ninyo sa amin ay napakababa. Sana naman, pakinggan ninyo ang aming hinaing. Sana naman, ay bigyan nyo kami ng pagpapahalaga ng mga OFW. Sana naman, kung kami ay humiling sa inyo, bigyan ninyo kami. Pero, ilan ang inyong empleyado dyan sa embahada ng Pilipinas, dyan sa Kuwait, dyan sa Saudi Arabia? Ilan ang inyong empleyado? Kakapurit! Ipagdadahilan ninyo na kukunti kasi empleyado namin kaya hindi namin kayo maasikaso. Magkano ang aming ibinibigay na kontribusyon, mga kapilipino, bago kayo umalis? $25! Nasaan yung $25? Kaya yan, mga kapilipino, kaya ako ay ipagpaumanin ninyo na palagihan kong sinasabi ito na sana abigyan ninyo ng halaga kami, mga Pilipino, sapagkat ilang bilyon ang aming ibinibigay sa inyo sa kaban ng ating gobyerno at kami ang nagiging kumoplads ninyo. Kami ang nagiging panakiputas ninyo para hindi na makilala ng ating bansa Pilipinas ay naghihirap sa ekonomiya. Kami ang inyong kumoplads na mga OFW. Kaya sinasabi nyo maganda ekonomiya ng Pilipinas sapagkat kami ang nagpapadala ng remittances sa Pilipinas. Pero anong aming nararamdaman kapag kami umuwi sa Pilipinas? Mga kapilipino, para kaming aping-ape. Sana maunawaan ninyo. Okay? Ang iyong panghuling pananalita para sa araw na iyong first presentation at mga kapilipino, next Monday ay muli tayo magkukwentuhan programa, kakaibang uri ng programa dito sa Utusa.tv, ang title, Babae, OFW, Babaeng Palos, sa katauhan ni Princess Aliyah Kasim. Thank you very much. Nasa iyong pagkakataon para sa ating panghuling mga panlita. Go ahead. Next, ako pasalamatan ng mga taong kasawang
sumusuporta sa akin at sumusuporta po sa akin. Yun lang sa awa pong nag-aalala sa akin, nagpapaalala mga gamot ng kanilin mo, sumusuporta ng mga kanayon po sa OFW Movement for Peace, Justice, and Progress. Sa lahat sa mga po comments po, pasensya na, hindi ko kayo makita-isa, wala na po tayong time. So, at saka sa mga ka-force ko po ng OFW Gen Force, Militante International, sa BAP family po, sa lahat po, sa inyong lahat, at sa mga kababayan po, sa mga ka-OFW po, sa lahat po. Ay, no, someday mapapanood ito ng anak ko. Sana hindi mo wala isisip ko ang video nito para mapanood ng anak ko. Maging inspiration niya. Tumayo ka lang ba if magbigay ako ng message sa kanya? Okay. Okay. Go ahead. Janita, at sakaling man mapanood mo ito, alam ko kasi malaki ka na ngayon, nakakaintindi ka na ngayon. Ang hiling ko lang, sana pag magkita sa'yo, eh, matawag mo na akong mama. Sana pag magkita sa'yo, yakapin mo na ako, patawarin mo ako kung lumayo ako, patawarin mo ako kung umalis ako sa bansa na hindi ka man lang natalaki, so alam ko someday magsasama din tayo, mapapalaki din kita. At saka sa adopted mother ko po, Sir Manny, sana sa totoong mama ko, sana alam ko po na nalulut ka ngayon. Sana po, yakapin niyo na ako, sana po mahalin niyo na ako, sana po, mayakap na po kayo. Maraming salamat po at hindi pa huli ang lahat. Nalaman ko kayo na ikaw ang totoo kong mama. So, mahal ko po kayong lahat. Sa nagpalaki po sa akin, sa nag-ampun po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Tinuring niyo ako, pinalaki niyo ako ng mabuti, kaya ito po nang matatag. So, maraming salamat po kayong lahat. Kaya po ako lumayo. Dahil ayun, kaya ko sa mga naranasan ko, alam ko na sana dahil sa naranasan ko ay nararanasan din ngayon ng anak ko, hindi ako lumaki sa totoong magulang ko, hindi rin siya lumaki sa akin. So, kasi napakasakit po yun. Sana, alam ko, balang nga, hindi pa lang lahat. Sana makasurvive ako sa karamdaman ko ngayon. At mayakap ang lahat-lahat po. Maraming salamat po sa Otorad at TV at binigyan ako ng ganitong oring program at ganitong kataon po na ilabas po ang saloobin ko. Maraming salamat sa mga totoong kaibigan na hindi nawala sa akin, sa lahat-lahat po, sa inyong lahat, kay Prince Ian po, lahat, sa inyong lahat, sa OFW Gen Force na tinuring akong totoong familia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapalbino, yan po ang damdamin ng isang tunay na OFW. Sa katauhan ni Princess Aliyah Kasem, at maraming salamat sa inyong panunood at sana magsilbi itong pagkain kaisipan hindi lamang sa mga OFW mga kapalbino kundi sa mga politikong Pilipino. Ang inyong kagapay sa hirap at ginawa, ang inyong Kuya Manny Calpito po, abangan ninyo sa susunod na Lunes ang isa pang segment ng OFW Babaeng Palos sa katauhan ni Princess Aliyah Kasem. Ang iiwanan kong pagkain kaisipan, mga kapalibino, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong kasama sa hirap at ginawa, maraming salamat po at mabuhay. Operation Tulong.